Lunes para sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 6, verses 8 to 15. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinusulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito, "Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos." Sa gayoy na udyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo ay gigibain nitong Jesus sa taga-Nazaret na ito. At papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ang lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Lunes na naman po, simula ng ating linggo, simula ng mga araw ng mga pagtatrabaho, no? Kaya naman po ay dobling ingat po, no? Sa panahong ito, sobrang init at kumbaga kailangan natin mas pag-ingatan ng ating kalusugan. Dahil kung malusog at maganda ang ating kalusugan, ay apektado rin ito ating mga pag-uugali, ating pag-iisip. Sa araw na ito, narinig natin ang kwento ni Esteban, no? Si San Esteban, ang pinakaunang naging martir. Pero sa ngayon ay wala pa doon sa punto, no, na siya ay magiging martir. Pero andito tayo sa pagsisimula ng kanyang pagpapahayag, no, ng, at pagpapamalas ng karunungan dito sa mga kanyang mga kumbaga kadibate, patunggali, no, na mga ayaw tumanggap sa aral at turo ni Jesus. Yung aral na, no, may kinalaman sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Pero ang isang bagay dito, no, na makita natin na mapagnilayan ay dahil hindi nila matalo si Esteban sa kanyang karunungan, talagang aminado na sila siguro, hindi sila uubra sa karunungan ni Esteban, kaya humanap sila ng ibang paraan paano matatalo si Esteban. At ano ang naisip nila? Gumawa ng kwento. Umanap ng ibang tao na pwedeng mabayaran para siraan si Esteban sa ibang pamamaraan. Sa lingwahe natin ngayon, ito yung tinatawag nating fake news. Marami sa panahon ngayon talagang kumikita sa paggawa ng hindi totoong kwento. Dahil nga, siyempre, no, kahit na anong ipost mo, matotoo man yan o hindi, pag maraming nakakabasa niyan, yung mga nagbabasa, hindi tinatamad mag-fact-check o mag-inquire kung totoo, napapaniwala. At yan yung naranasan ni Esteban sa ating pong unang pagbasa. Ginawa ng kwento na siya ay lumalabag sa kautusan ni Moises at kung kaya naman hindi nire-respeto ang mga kautusan ni Moises, kung kaya, ito yung kumbaga naging mitya, no, para siya ay pagtangkaan. At yun yung kumbaga hindi totoo, no, kundi pawang kasinungalingan na lang ang kanilang inimbento dahil lamang wala talaga silang iuubra kay Esteban sa kanyang pakikipagtalastasan, no, yung karunungan. At yan yung magpasa hanggang ngayon, umiiral pa rin sa atin, no, kapag umiiral sa atin yung insecurities, yung pag nakita natin na may mas magaling talaga at hindi mo yun matanggap, umaabot tayo sa punto na gagawa na lang ng kwento
yan, papalaganap tayo ng fake news para lang masira yung kredibilidad ng isang tao, para lang makuha natin yung simpatya na tayo pa rin, ikaw pa rin yung maging magaling sa paningin ng ibang tao, o kaya naman para hindi tayo mapahiya, no? Ay ito yung umaabot tayo sa punto na yan, gagawa natin ng kwento. E then magpo-post tayo sa social media, magpaparinig tayo tungkol sa isang tao. Minsan, obvious na obvious naman kung sino yung pinaparinggan, pero alam natin na hindi totoo. Pero nasaan nga ang ating konsensya, no? Para lamang manatili ka sa posisyon, hindi ka maagawan, handa kang sumira ng isang reputasyon o kredibilidad ng isang tao para lang dyan. Sana hindi natin magawa ito. Sana matigil natin ang ganitong pag-uugali. Kasi buhay ng isang tao ang nakasalalay sa bawat maling kwento na atin pong ipinapalaganap. Pero nakakalungkot man, pero yung realidad ngayon, marami ang, ito na ang kanilang trabaho, ang magsinungaling. Ito na ang kanilang pinagkakakitaan, ang magpakalat ng fake news. Kaya nawa, no, sana patuloy natin ipagdasal na tayo po ay maging matatag, mamuhay, at magpahayag ng katotohanan kahit na maraming tao ang namumuhay at nabubuhay sa kasinungalingan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo na.